Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang aktor na hindi man lang nabigyan ng tamang pagkilala sa dami ng kanyang naiambag sa larangan ng pelikula at telebisyon. Simula noong nag-umpisa siya sa mundo ng pag-aartista ay umabot ng 225 pelikula ang kanyang kinabilangan. Silipin natin sa video na ito ang kanyang naging buhay at alamin kung ano nga ba ang kanyang ikinamatay. Ngunit bago yan ay inaanyayahan po namin kayong pindutin ng like, subscribe at bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong gaya nito. Siya si Larry Silva o Hilarion Cuenca Silva sa tunay na buhay. Ipinanganak noong October 21, 1937. Kilala si Larry Silva bilang tigasin sa kanilang lugar. May isang dahilan kung bakit niya nakahiligan ang pagiging isang boksingero. Marahil ang karamihan sa atin na hindi alam kung paano siya nag-umpisa sa mundo ng pelikula. Ngunit alam niyo ba mga dre na ang kauna-unahang proyektong kinabilang ni Pipoy ay ang Kilabot sa Daang Bakal noong 1963 na pinagbidahan ni Joseph Estrada at Maggie De La Riva, at nasundan pa ito nung sumunod na mga taon sa mga pelikula ni FPJ tulad ng Siyam Laban sa Lahat at Mano Mano noong 1964. Bago natin siya nakilala bilang isang nakakatawang komedyante ay madalas na kontrabida ang mga role na ibinabato sa kanya, hanggang sa paglipas ng ilan pang mga taon noong 1980s ay nadiskubre ang kanyang natural na galing sa pagpapatawa nang makasama niya sa pelikula si Vic Soto. At mula noon ay palagi na niyang kasama si Pipoy sa halos lahat ng kanyang mga proyekto, tulad ng Ready Aim Fire noong 1987. At sa parehong taon ay umere ang isa sa pinakamatagumpay na telepantasya sa telebisyon, ang Okay Ka, Fairy Ko, na nasundan pa ng dalawang sequel sa pelikula. Bentang-benta sa masang Pilipino ang nakakatawang dating ni Pipoy, dahil siya yung tipo ng komedyante na kahit titigan ka lang ay matatawa ka na. Kilalang kilala si Mang Pipoy sa kanilang lugar at naging bentahin niya pa ang pagiging sikat na komedyante upang siya ay maihalay bilang kapitan ng isang barangay sa Santa Cruz, Manila. Taong 1995 ay naging konsehal siya ng ikatlong distrito ng Maynila at panandiliang umupo bilang vice-alkalde sa ilalim ni Mayor Lito Atienza ang magbitiw si Alfredo Lim bilang alkalde upang tumakbo sa pagkapangulo. Sa kabila ng kanyang pagiging aktibo bilang aktor at paglilingkod bayan ay dinapuan ng karamdaman si Larry Silva. Nagkaroon siya ng sakit sa bato na lubhang nagpabagsak sa kanyang malusog na pangangatawan. Napabayaan ni Mang Pipoy ang kanyang sariling kalusugan na marahil ay nakuha niya sa madalas na pag-inom ng alak noong kanyang kabataan. Patuloy siyang naglingkod bilang isang matapat na konsehal hanggang sa kahuli-huliang sandali ng kanyang buhay. Noong April 25, 2004 ay bumigay ang mahina na niyang katawan, at sa edad na 66 ay tuluyan ng namaalam. Kung minsan ay ang tao na rin ang gumuguhit ng kanyang sariling kapalaran, ingatan natin ang ating kalusugan nang sa gayon ay makasama pa natin ng mahabang panahon ang ating mga mahal sa buhay. Si Larry Silva ay isang mahusay na aktor, kapagmahal na asawa't ama at tunay na maaasahan sa serbisyo publiko. Maraming salamat sa mga iniwan mong masasayang alaala na minsan nagbigay ng ngiti sa aming mga labi. Bago ko tapusin tong video ay nais ko lang magpasalamat sa mga masusugid na tagapanood ng Rai TV. Shout out kina Marvin Tulawi, Mondras TV, Lex Ampil, Mantico TV, Lance Cruz, James Daniel Dorado ng Abu Dhabi, at Robert Tablang ng Los Angeles, California. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa aming channel. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ng like. Huwag kalimutang mag-subscribe. Paalam.